everyone. My name is Miko. At in this video, magsishare po ako ng kaunting kaalaman about dito sa paggamit ng modes or paano gamitin ang modes at paano ba makikita ang modes. At higit sa lahat, paano ba maintindihan ng maigi ang mga modes. Okay, so pero bago po ako magsimula, disclaimer lang po na hindi po ako professional sa music, hindi po ako master. Kung ano lang po yung nalalaman ko, i-share ko lang po. Sana po wag masamain ng iba. Ayun po. So ano nga ba ang modes? Importante sa lahat ng ating tagapakinig at manonood, dapat muna nating malaman kung ano ang major scale. Ayan. Kasi po ang modes ay nasa loob po nitong major scale. So dapat memorize po natin ang major scale. So ano nga ba ang nasa major scale? Sa major scale, meron po tayong 7 notes. Okay? Ito yung para maging chord siya. Isang ganap na chord. Okay? So ano ba yung 7 notes dito sa major scale? The do, re, mi, fa, sol, la, ti. And the 8 is the do. Higher octave lang po ng unang note natin, yung pang 8. So basically, we only have 7 notes. Okay? The do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So ano nga ba ang modes? Nasaan ang modes doon? Okay. So, sa modes, meron tayong tinatawag na, ito po yung pagkakasunod-sunod. Okay? Meron po tayong Ionian mode, which is the first, the second, the Dorian, the third, the Phrygian, the fourth, the Lydian, the fifth is Mixolydian, the sixth is Aeolian, and lastly, the seventh, which is the dominant seventh, is the Locrian. So, those 7 modes are, it's also the same notes. It's also the do, re, mi. So, parang ganito yan, nalagay ko rito. Ayan. So, first, do, which is the Ionian. The second is the re, the Dorian. And the third, the mi, is the Phrygian. Fourth, the fa, is the Lydian. The fifth is the so, which is the Mixolydian. The sixth is the Aeolian. And the seventh, the ti, the Locrian. So, ano ba tong purpose nitong mga modes? Well, basically, kapag alam mo ang major scale, itong mga modes na to, itong first note, second note, meron po silang kanya-kanyang kumbaga pagkatao, meron silang kanya-kanyang function dito po sa major chord. So para maintindihan nyo, kung ang major scale ay scales, ito pong modes, meron din po sariling nilalakaran sa loob ng major scale. Kung akala mo, itong major scale, nag-i-scale ka na sa major scale, meron pa pong ibang mga scales po yan sa loob, which is inside lang din po ng major scale. So, dadaanan pa rin ang daliri yan. Nagkakatalo lang po sila sa root at sa mga family ng mga chords. Kaya nag-iiba ang tunog at kaya natin sila nasasabi na modes. So para maintindihan pa natin ng gusto, okay, ito ang sample ng major scale. Magsisimula tayo sa G, major scale. G. Alright. So, ito po ang major scale. Sabi ko kanina, ang unang note
ay ang tinatawag na Ionian mode. So, magsisimula ka sa Do at mag-e-end ka rin sa Do. Ionian mode. Now, the second note is we called it Dorian. So, para maging mode, kailangan mo rin siyang laruin o palakarin. Pero, magsisimula ka sa second note, which is Dorian, the Re. Kailangan magsisimula ka sa Re, mag-e-end ka rin sa Re. Ayan po. So, iba na po ang tunog niya, hindi po ba? Ito po yung Do-Re-Mi. Pag nag-Dorian mode ka, iba na yung tunog. And the third is the Phrygian, which is on B. The third note of G major. The Phrygian mode. Ito po. So, Do-Re-Mi. So, ulitin ko, magsisimula tayo sa Mi, mag-e-end din tayo sa Mi. Okay? So, ito po ang tunog niya. Ang layo ng tunog sa Ionian, sa Dorian. And the fourth is the Lydian, which is the C. The C note of the G major chord. Ayan po. So, Do-Re-Mi-Fa. Mag-start up po tayo sa Fa at mag-e-end din po tayo sa Fa. The fifth is the Mixolydian. So, which is the D note of the G major chord. Mag-start po tayo sa Do, Re, Mi, Fa. Sa So, mag-e-end din po tayo sa So. At ang sixth at ang lagi kong ginagamit sa minor chord ay ang Aeolian mode. So, ito po tayo magsisimula sa sa sixth. So, ito po ang kanyang tunog. At ito po ang seventh note, which is the seventh, the dominant, the Locrian. So, sa E and sa F sharp. Okay, F sharp po ang last ng Do-Re-Mi ng G major. So, ganito po ang kanyang tunog. So yun guys, kung napansin nyo, iba't iba po sila ng tunog. At tulad nga nasabi ko kanina, dahil po iba't iba po sila ng character, ng iba't iba po sila rin ng function. At nagkakatalo lang po talaga sila sa root chord at sa family chords. So, in next video, gagawa po ako ng samples ng mga iba't ibang klase ng modes para mas lalo nyo pang maintindihan. Pero sa ngayon, iiwan ko na muna sa inyo yung aking itinurong kaunting kaalaman para makapag-practice po kayo ng solo at
ma-discover niyo po sa sarili niyo na, oy, ako nga pala, effective. So, ayun. Ayun lang po guys. Maraming maraming salamat po. Sana na-appreciate niyo tong aking ginawang video. At maraming salamat din sa panonood. Pero bago ko i-end itong video, gusto ko lang sabihin na gusto ko rin pong i-promote ang aking mga ginawang kanta. At ilalagay ko na lang po yung link sa ibaba. At sa dalaw-dalawin nyo na lang po sa YouTube pag may time po kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Abangan nyo ang aking second video for this modes tutorial. Alright, so ingat kayo palagi guys. Maraming salamat. Yeah.